Nag cheat kayo ever? Cheat ako. Ah, talaga? Hmm. Nag cheat ako. Pero bakit mo kasi laging hahanapin yung ex? Because you wanna know the why. You wanna know the why. My ex and why. So, malaman ko may cosine. Calculator. I am your friendly Jed Setter Jed. And I'm your medyo chubby friend, Eat Girl Isha. At kung gusto nyo ng may kukwentuhan, my name is Mike and welcome to... Siligang sa Gabi! The Podcast. Welcome back, mga kasiligang! May pagpalakpak pa tayo, ano? So, welcome! Talaga namang bagong episode na naman. Welcome to episode 90 of Siligang sa Gabi, the podcast! Wow, bakit parang sleepy naman yung kasama natin na si Mike Tan? Bakit naman ganon? Na-hungry na ang first one. Ay, hungry na! Oo, kasi nagpe-prepare kami dahil meron kaming on the grill dinner mamaya. Kaya kailangan sakto-sakto lang ang ating food intake. But yun nga, welcome to episode 90. At dahil episode 90 na, we're 10 episodes away from episode 100 ng Siligang sa Gabi. So kaya naman, kung meron kayong gusto ipagawa sa amin sa episode 100 is, this is the perfect time para ipaalam sa amin yan, para lang din alam namin kung anong gusto nyo marinig sa ating episode 100. And huwag kanyong kalimutang i-rate ang podcast ito ng 5 stars dito sa Spotify. Don't forget to leave a review on Apple Podcasts and Google Podcasts. And don't forget to follow us here on Spotify at sa lahat ng social media accounts like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, YouTube. Lahat ng link na yan ay nasa show notes, diba? Para lang alam nyo na kung saan kayo kiklik habang nakikinig kayo ng podcast na ito. Wow, talaga naman. Naging kapwa ko mahal ko. Kapwa ko mahal ko. Kamusta naman kayo, guys? Gutom na. Gutom na. Aminin ko. Gutom na ako. Second face-to-face episode for this Bohol trip. Yes. So kaya naman, kung ano man naman pag-usapan ngayon ay hindi tungkol sa Bohol. Ha? kasi alam namin na nag-enjoy na kayo sa Bohol episode. Okay? Bohol pa naman yung naisip. Ha! So, hindi na natin patatagalin ang chikahan. Ida-drop na ni Mike Tan ang ating word for the night. Ang word for the night natin ay... Assignments! Assignments? Yes. Okay. As in, pang-school? Ganun? Yes. Okay. Bilang nag-back to school na nga, ang mga estudyante, at marami irregularities and probabilities and all of the responsibilities in all the world abilities. Nang Dika Bolis. Pindura na naman. Ano about assignments? Ang gusto Alala mo? Ko lang bigla. Dati, nung nag-aaral tayo, grabe magpa-assignments yung mga teachers natin. Totoo. Parang walang bukas. Pero naisip nyo ba na may natututunan ba kasi paggawa ng assignments? Or yung thought processing or yung learning is nandun lang talaga kapag nasa school ka na at kapag dinidiscuss na siya ng teacher? Ah, good question. Alam ka na sabihin mo. Ako actually, pwede ka na actually. Pwede na ba? Ako feeling ko may natutunan ako sa kanya. Kasi yung hindi malabo sa akin sa school, napapractice ko na, ito pala yun. So may ganun akong mga moments. In advance. Pero may mga moments din na parang, hindi kasi ako nakalig kanina, so hindi ko rin ito masasolve ngayon. Parang so, wait, anong klaseng assignments yun? Kasi diba, like, kunwari, math. So may mga take-home equations na kailangan mo i-solve, diba? Mga ganyan. Or kunwari, research na parang, sa Hekasi, sino ang pangbansang ganyan? Di ba doon natin nare-research? Dati pa noong mga panahon, huwag kayo mag-deny, mga nakikinig sa podcast ng mga millennial,
nagre-research tayo sa encyclopedia. Ah, totoo yes, yan. Na naka-ano, naka-per letter. Yes. Correct. Diba? Ako, library ako. Library. Ipuntahan mo talaga diba? Sa library. Sa library. Hindi kayo nabentahan sa bahay nyo nung... Ay, hindi kami mayaman pa nung dyan. Nung grow your encyclopedia. Oo, nag-house to house sila. Oo, the house to house. Tapos ang binibenta, isang set. Eh, di ba ang bigat yes, ng mga ano? Yes, ABC. Makakapal per letter. Naalala ko lagi, magkasama ay ano QR ba? Kasi konti lang yung letter Q. Parang ganon. Pero makakapal yung mga letter B, yung mga ganyan. Kasi nga, Diyos ko lang. At saka kapag ang assignment mo sa science, eh ano, about sa encyclopedia ako makakuha ng sagot, ang ganda ng assignment mo. Correct. Totoo. Ang ganda ng scientific name ka pa masasabi, ganun. Tsaka technically, kinocopy lang din naman natin yung totoo. Assignment sa... Pero ang saya kaya yung, ay, ayan yung sagot. Oo. Hindi, tsaka yung paghahanap talaga ng manual. Kasi ngayon sa Google, diba, i-type mo lang, lalabas na lahat yung relevant results. Ito, alphabetical, ano lang, bilang ang alam mo. Kunyari, ang hinahanap mo ay ano, ano ba? Kunyari, Britain, ganyan. Mm-mm. Hahanapin mo dun sa ano, everything about Britain, di ba? Parang ano. Wait, yun. So wait, nagla-library kayo? Yes, oo. Pero yun nga, meron kaming encyclopedia sa bahay. So, minsan so, doon. Meron na siyang mini-library. As in super mini. Encyclopedia yun pa lang. Yun lang kaya nga, I mean, encyclopedia pa lang. Oo, marami yung laman. Kasi may mga atlas pa, di ba may mga pero baka may listeners tayo, alam nyo ba yung Dewey Decimal System? Yes! Ay, Mike. Naku, hindi alam ni Mike. Ang alam ko lang, Dewey Donuts. Ha! Sarap! Dewey Donuts. Saan gamitin yun? Ano nga yung Dewey Decimal? Noon, parang yung nasa maliliit na drawer. Hindi pa digitalized yung pag-categorize ng mga libro sa library. Okay. So, nakakatalog siya na lahat ng letter A ang title nandito sa nasa catalog na to. Tapos hanapin mo siya kung anong number 11031. Tapos hanapin mo siya sa row kung saan siya sa library. Nakalagay lahat ng 110 to 112. Andito sa area correct. Na ito. Oh, I remember. Hindi ko masyado ma-explain. Lahat ng libro, meron siyang maliit na tag. Yes. Para rin naka- sa library. Sunod-sunod siya. Yes. Para madali mo siyang mahanap. Tapos even kasi yung mga libro, di ba, nakakategorize sila na. Kunwari, ano yung mga categories sila na history, science. Correct. Yung mga ano na yun, may subcategory yun na group by numbers. Ah. Na dun mo mga re-reference sa ano, para mabilis maghanap. Yes. Ng, ano, ng libro. Kasi ang nakakilig dun, pag nakita mo yung library card, ay, kakahiram lang ni ganito. Ay, hindi nabalik yung Archie Comics. Oo, I remember meron niya, ano, may library card sa likod. Oo. Makikita ko sino ang gumamit, kung kailan binalik. Oo, tsaka tama. Ano, yung struggle dati na ano, pare-pareho kayo ng assignment, syempre, sa ano, level nyo, di ba? Pare-pareho kayo ng una-unahan sa library. Correct. Or pag yung tipo nahiram na ni Isha, since classmate ko siya, huy, ano yung nabasa mo doon? Doon na papasok yung mga kopyahan ng assignment. Kasi sasabihin, ay, naka section ganito pa, gaganan yung mga ano. Yeah, there was a time, nung nag-aaral pa ako sa St. Matthew, kasi diba Mathean ako, sa San Mateo, may school kami sa St. Matthew. Pag ano, pagtapos na yung klase, una-unahan kami tumatakbo talaga papuntang library. Wow! Dati parang hindi naman ganun yung kanya. Una-unahan ginagdatakbo sa basketball court. Hindi, bakit mo basketball? Hindi ba yung nadapa ka? Nadulas ka? Ay, sa bahay yun. Dun sa bahay yun. May basketball court sa likod ng bahay. Hindi ko na ba basketball? Hindi ko na ba basketball. Ma-volleyball si Mike. Basta nag-play ako ng ball. Ha! Hindi ko nagawa yung ano. Kare. Tapos, yung library kasi namin sa St. Matthew, nandun siya sa new building. Okay. Eh, lahat ng elementary students nasa old building. Okay. Mm-hmm. So, as in, hindi siya same building. So, tatakbo ka talaga papunta sa kabilang building. Tapos, yung library niya is parang nasa fifth floor. Mm-hmm. Eh, wala namang elevator ang school stairs. Na. So, paunahan talaga. Oh as in, nakikita mo talaga may dagsa ng tao. No. So, paunahan talaga kami sa ano. Pero yun nga, nag-ano ba kayo? Nag-agree ba kayo? Kasi yun nga yung question mo kanina, di ba? Na parang natututo ka ba sa paggagawa ng assignment? Mm-hmm. Kayo, ngayon na matanda na kayo and coming from all your experiences from before na, yun nga, todo, pukpuk assignment tayo, di ba? Na parang hindi talaga natatapos yung school sa school. As in, kailangan mo talaga gawin sa bahay. Totoo. Ano ang opinion nyo? Kasi may mga ibang bansa na bawal magpa-assignment, ha? Ah, talaga? Yes, like mga Poland yata, mga European country. Kung alam ko na sana naglipalipat kami ng, ano, basta. may mga ganun countries na parang same principles as work-life balance. Mm-hmm. Pag uwi ng bata, dapat hindi na siya nag-aaral. Parang sila nagtatrabaho. Yes, parang ganun. Correct me if I'm wrong, ha? Kung lahat.
sa mga ano natin, sa mga okra, may mga ganyang news items before na may nagtatry na mga countries na sundan yung ganong type ng learning system na parang pag-uwi ng bata, wala na silang assignment. Definitely hindi yun sa Pilipinas. Kasi most likely hindi. Oo. So, ang question ko, anong opinion nyo? Do you agree na dapat may assignment ba ang mga bata pag umuwi pa sila sa ano bahay? Or feeling nyo talaga enough na dapat sa ano? Oo. Pag nasa school, focus ka sa studies. Oo. Pag nasa sa bahay, yung play naman. Bibitaw na. Oo. Diba? Or personal or family time. Correct.